Hello guys, this is the day that I'm going back to the Philippines after 2 years. So all my things is ready, and in a couple of minutes pupunta na po kami ng airport for this new COVID restrictions. Medyo agahan natin kasi marami tayong feel upan pagdating doon, kaya see you. So this is how we are. Yes. So this is our hustling together. That was each other in 3 months. I'm sad and happy. So we're going to his parents to print some of the documents that I need for the airport, in the same time to say goodbye and hello. No, I think it's not back here. Hello. No, we're on video. So on our way to the airport, guys, it's like 15 minutes going there. Hello, babe. Hi. So we're inside the airport. It's so empty. This is the effect of COVID. It has a big impact to our economy, especially to, you know, the airlines company. Hello, where are you going? The Philippines? Going to the Philippines. It's empty. Ghost town. Good. So I just arrived in Vancouver. I'm looking for my gate going to Philippines. It's a long walk. So I'm going to inside the plane, going to Manila. I'm excited. 55A, 42, 55. So
22 minutes. Maglaland na yung airplane. Final. Sakit na ng buwan ko. Tsaka hirap matulog sa airplane. Kaya papahinga na after. Finally, I arrived in Manila, so I'm going straight to my hotel. Sobrang init po sa Pilipinas, kaya sana kaya. So now, I arrived in my hotel. Ito lang siya. So, okay naman. Kasi wala ka namang choice, kasi kumuha ka ng mahal na hotel. Parang doon na lang napunta lahat ng alam mo yon yung pera mo na pinaghirapan abroad. Tapos, kawawa naman pagdating mo sa Pilipinas, wala ka ng anda. Saya, tiis-tiis lang din kasi ganun talaga yung government natin. They don't care if you're returning resident. You don't care, so it's not a good idea na umuwi ka na ng Pilipinas if you're non-returning, if you're non-OF, if you're not OFW kasi wala ka talagang makukuhang support from the government. Shoulder mo yung lahat-lahat. Kaya kung kaya mo mag-iis na wag mo na umuwi, wag na lang kasi talagang pahirapan siya. Kumbaga, wala silang pake, period. So guys, this is my day one ng pag-arrive ko dito ng aking quarantine. So yung mga pwede kong i-share sa inyo na especially if you're not OFW na uwi kayo ng Pilipinas, yung resident kayo sa ibang bansa or citizen kayo na sa ibang bansa, pag umuwi kayo ng Pilipinas, be prepared talaga kayo kasi talagang isu-shoulder yung lahat, the food and everything. Dito kasi yung hotel ko, talagang wala silang pinuprovide na kahit ano. They just give me the water, yung water, pero hindi ko siya ginagamit. So now, sa ngayon kasi bumili ako ng bottled water para at least safe din tayo, di ba? Kasi baka manibago yung tiyan natin sa water. Kaya be careful din. Tapos, kung may kilala kayo na like, mga taxi, kung may kilala kayo na taxi na magsusundo sa inyo or coming from the hotel drivers na pwede nyong sabihin na bilan kayo ng grocery bago kayo dumating ng Pilipinas. Kasi pagdating mo talaga wala ka na, hindi ka na pwedeng makagalabas, hindi ka na makabili ng kung ano may kailangan mo. So kung may chance kayo o may kilala kayo na pwedeng magsundo sa inyo na accredited siya ng airport or ng government na kung pwedeng bilang kayo ng grocery bago kayo nila sunduin, para at least prepared na kayo. Kasi may schedule lang din yung pwedeng food na ibigay sa inyo ng hotel. Kaya maging handa kayo guys kasi yun, medyo mahirap talaga siya. At saka the same time, yung internet connection talaga ng Pilipinas, my God, sobrang hina niya talaga, no? Sobrang mahina siya. In fact, hindi ako makatawag sa boyfriend ko sa Canada. Hindi ko siya makontakt. I mean, hindi kami makapag-video call it because na talagang sobrang slow ng connection. Even though yung Facebook, hindi mo makita yung mga pictures, hindi siya
the download or you know, hindi siya na-appear. It's because of ang slow ng connection. Bumili din po ako ng SIM card which is 1,000 pesos. Pero hindi siya, it's not a good idea din kasi hindi mo rin mapakinabangan yung internet niya. Since sobrang slow talaga ng connection ng internet sa Pilipinas. So far, yun muna yung aking day 1 dito sa aking hotel quarantine. So, abangan nyo yung day 2 and day 7, something like that. Hi, good morning guys. This is my day 2 ng aking quarantine here. It's around 4:30 a.m. now. My body's still adjusting sa time difference, no? Share ko lang yung mga bad experience talaga when it comes to quarantine. Lalo na pa if you're not OFW, you're returning resident, it's not a good idea talaga na umuwi ngayon kasi sobrang higpit nila. At the same time, yung food na didelay siya ng an hour lagi yung delay ng food. Pero if you're not OFW, babayaran mo yung food and that everything na, pati yung hotels and everything. Pero the service is not really good in this hotel. I don't know with the other hotel. Kaya gusto niyo talagang umuwi. If you're non-OFW na gusto niyo umuwi, make sure that you get the right hotel for you para hindi kayo ma-stress. Kasi nakakadagdag yun. Nakakadagdag ng stress yung bad service ng hotel na na-quarantine ka na nga. Tapos ganun pa sila. Yeah, that's my second day experience.